Good day sa inyo. Magkakabit tayo ng SPD cleats sa sapatos. Paano ba ang ginagawa ko para makapagkabit ako nito? So, nandito na yung Shimano SPD natin. SM-SH-56 Shimano. And yung lalagyan natin ng bagong cleats ay ang mountain bike Ultra Santik George. Kakailanganin din natin ang tape, ball pen, tape measure para sa pagsukat, para masentro na. Okay, and ito yung sapatos. Nakakabitan natin ang cleat set. Wala pa siya. Ito ay ang Ultra Santik na model na George na color red. So, anong una natin gagawin? So, syempre, kuhanin natin ang sentro ng sapatos. So, kailangan matapat tayo na makuha natin yung pinaka-edge ng first metatarsal. Ito. Yung sa buto din sa paa niya. Hanggang makuha niya yung sentro nitong fifth metatarsal. So, ito yung mamarkahan natin. Kung mapapansin nyo, itong bolts may mga markings na yan. May mga markings na yan. Kung forward ang gagamitin mo or yung back plate ng bolts ang gagamitin natin, depende kung saan mas applicable na matapat yung pinaka center. So, una, mamarkingan ko muna according to dun sa paa ko din, syempre kung ano yung nasa loob, kakapain ko rin sya, no? So, ito, buksan na natin itong SPD. May kasama siyang plate. So, since itong sapatos, meron na siyang plate sa loob kasama na, hindi muna natin kakailangan yan. I-disregard natin yan. So, kukunin natin yung SPD 2 bolts saka yung pinaka spacer. Tanggalin natin. So, tatanggalin natin itong dalawang bolts dahil kukunin natin, ah. Ayan. Tanggalin natin yung SM-SH-51. Iyon yung single release clips. So, ang kailangan natin, so magiging ganito siya, no? Ayan. Dalawang bolt, isang SPD clip at saka isang spacer. Yung spacer mayroong gawian na. Ito yung beveled para matago yung ano, yung bolts. Papantay siya kasi kung baligtad, magkabaligtad tayo ng kabit, lalabas ang ulo ng bolt. Ano, lalabas siya. So yung beveled, may beveled siya. Doon siya para pantay siya. Naka protrude ang ulo ng bolt. So ganun lang siya. Ito namang SPD cleat, ayan, may nakalagay na letter M. Ibig sabihin multi-release siya. And ito yung pinaka, yung triangle, yun yung pinaka sentro niya. Ito yung pin, ito yung edges niya. Yan yung kumakapit dun sa sapatos. So, kakagat yan pagka hinigpitan mo.
di na siya gagalaw sa sapatos. So okay na, na prepare na natin tong SPD. Na-prepare na natin siya. Pinaka sentro. Kunin natin yung markings nito. So lalagyan natin ang markings using this tape, no? Ito yung gagamitin kong marker para dun sa ito yung gagamitin nating marker. Okay. Ayan, no? Ngayon, susuot na natin itong sapatos. Ayan. Susuot natin yung sapatos natin. Suot natin siya. Ayan. Then, ito natin. Ito itong kabila. Yan, no? Set na natin. So, kukunin natin yung ito yung buto. Ayan. Ito yung buto. Ito yung pinakabuto. So, nandito. Ito, ito. Marking yan ko siya. Marking yan ko lang. Ayan. So, ayan. Marking yan. Marking yan natin. Ayan. Tulok lang. Pwede na yan. Tapos ito. Ito. Ayan. Yung pinakagitna. Ayan. Kuha na ko na yung gitna. Ito yung pinakagitna ng buto. Ganun din yung gagawin dito sa kabila. Tayo kayo. Tapos yan. Yan. Roll to come. Pwede yun. So, kung nakuha mo na siya, may marking na tayo. Nilagyan natin ng tape. Natin ng marking. So, lagyan natin ng marking. Temporary marking. Patas natin. So, yan. Ito. Ito ang pinaka-marking natin. Then, sa gitna. Hanapin natin. So, ayun, marking. So, yan. Diretso lang yan. Yan na yung gitna. Ang kabila, ganun din. Kunin mo yung pinaka-market. Ito rito. Ang kabila. Ayun. Yan. So, kailangan diretso yan. Pag nakuha mo na, ang tatandaan mo na yan. Itatapatin mo na lang yan. So yan. Pagtatapatin mo lang yan. So kung nasa yun. And dito. So, yan ang pinaka-parallel niyan. Yan na yung pinaka-gitna. So, matatandaan mo na. Pwede mo na siyang marking. Yan. Yung marking tayo. Yan. Yung marking natin, ha. Diretso niya. Ganun din sa kabila. Napunin natin yung pinaka yan. Yan ang ito. Ito ang pinaka marking niya.
Ito na yung pinakatandaan niya. Tandaan natin. Yung line na yan. Yun, yung line na to. Yung line na to. Yan yung pinaka-center. So, kabit natin yung ano natin. SPD. So, kakabit muna natin tong SPD natin, ha? Kabit ko siya dun sa pinaka front. Mas relax ako dun sa ano, yung pinaka front board. Dun tayo mag babies. So, this, mayroon na tayong reference. May reference na tayo dyan. Yan. Gigitna mo na lang siya dyan. Ayan, nagagalaw pa naman yan. Hanggat, ano, para makuha yung gitna. Ito, tatapat mo yung gitna nito. Yung gitna niyang SPD. Dun sa line markings mo. So, ayan. Yan lang siya kasimple. Kasigpita natin ng konti, ha. Although, wag muna natin ipa-finalize. Sinisentro lang natin muna. Ayan. Sisentro mo lang muna. Straight pa lang dito. Kasi gagalaw, adjustin pa rin natin yan. So, yung pangalawa naman, ganun din. Itatapat natin sa markings natin. Kung saan yung center. So, kabit muna natin. Ganun din to. Doon din natin ikakabit sa pinaka front na butas ang gagamitin natin. Naka center tayo dito. Itapat siya din. Ganun din tong kabila. Naka center to. Tapos center din doon. Yun ang una muna natin objective. Saka natin siya isi-center pa tayo. O ganun. Kuha na natin yung center ng sapatos. So, ito. Pinaka-center niya. Saka ito yung center din. And dito rin sa kabila. Kamin din siya. Nakuha na natin yung pinaka-center dito. Kaya center dito. So, ngayon, isipin natin paano yung positioning. Kasi yung ganyan siya, eh. No? So, paano ang positioning natin? Gaganon ba siya? Ganon ba yung paa mo? O diretso din, i-straight natin. Pro-correct na natin yung paa mo. So, normally, ang ginagawa ko, kinukuha ko yung normal position muna ng paa ko pag nakuupo ako sa saddle. So, yung gagawin natin, upo tayo at ihahang natin yung paa natin. Ganito. Upo tayo at ihahang mo siya. Ihang mo yung paa mo kung pumipidal ka. So, testingin mo muna, no? So, ihang natin yung paa natin. Makikita mo kung straight ang paa mo
Ito. Yung naka-straight. So, medyo nakalabas. Nakaganon. Nakaganon ba pa mo? Nakalingan pa rin ba pa mo? O, nakaganon na pa mo? Pag normal lang talaga. Ganyan. Ganyan. Ihang mo lang siya. Para makita mo yung natural position ng paa mo. So, yung sa akin is slightly itong kanan slightly pa labas siya. The same time, pati itong kaliwa. Hindi siya gano'n. Ito yung straight ko. Medyo nakaganon din siya. So, parang ang position ng paa ko is naka-duck. Duck. Yung paa ng duck. Yung paa ng baby. Hindi nakaganon. Pero hindi naman ano. Kasi ito yung pinaka-straight eh. So, yung pinaka-normal ito. Medyo pag nakahang siya. Yan. Medyo tumalabas. Naka-point siya. At least, mga 2 to 3 degrees. 2 degrees. Ganun lang. 3 degrees. Ano, kasi ito yung straight. So, makikita mo yan. Medyo palabas. So, yung position natin. Yung position natin dito sa sapatos. Ganun din gagawin natin. So, kung naka-straight yung cleats na. So, gaganon natin ng konti. Same time pati ito. Medyo paganon ng position ng cleats natin. So, kung ito yung cleats natin, most probably, ang position ng cleats ay nakaturo palabas. Nakaganon siya. Ito. Pinakano. At least 2 degrees lang siguro. Temporarily i-adjust natin siya ng ganun. Ito, ipopoint din natin. Yung pinaka nakaturo na yan. Ito, may triangle yan, yung pinaka dulo. So, kapag ganun siya. Ng konti lang, 2 degrees lang siguro. Naka-adjust na siya. So, ito yung triangle. Ayan yung pinaka-triangle na. Nakaturo siya banda rito. Hindi siya diretso dun sa rivet. Ito kasi yung gitna. Okay. Yan. Okay na. So, kung titignan nyo, ito yung pinaka-diretso nyo. Ayan yung triangle. Kung di-diretso natin, nakaganan siya. So, mapapansin nyo yung ruler. Medyo nakaganon siya. So, kung didiretsyohin ko to, ito, yan. Yan. Ayun yung differential niya. Hindi siya diretso dun sa pinakalit ng sapatos. So, at least mga 2 degrees to. May naka-angle yung cleats. Same thing dito sa isa. Ganon din yan. According ko dun sa markings ko. So, hindi siya naka-sentro dun sa pinaka-gitna. Yung kayang dun. Hindi siya naka-ganan. Kasi ito yung pagtatapatin ko. Yung dulo. Saka yung dulo ng triangle. So, ganun siya. Nakalabas din siya. Pero, pagdating dito, ginit na ako lang siya. Yan. Ginit na ako lang siya. Nakagit na. Pati yung space nito, nakagit na. Ngayon, kung tumatama yung paa nyo sa crankset, kung tumatama yung paa sa crankset, laging mapapansin nyo, may kiskis yung crank arm nyo, ilalayo nyo ito. Ilalayo nyo yung paa. Bawa, ganyan. Yan. Kung tumatama ito dun sa crank arm, so, kailangan lumayo siyang gano'n. Yung cleats mo, igaganon mo. So, ito, dapat, ito, mas malapit dito. Para lumayo yung sapatos sa crank arm. Ganun din yung kabila, yung kaliwa.
Yung kaliwa naman, ito, ilalapit nyo rito para pag yan mo yung pitch, naka-maximize sa front end, may magkakaroon ng space. Kasi kung nasa gitna siya, nakaganon siya. Dito yung speedy. Pagka ginanon mo yung speedy, gaganon siya. Lalayo siya sa front end. At ito, yun naman, gaganon mo yung speedy. Ilalapit mo yung speedy sa front end. Lalayo ang sapatos sa front end. Pag sa kanan. So, ganun lang simple ang pagkakabit ng SPD. Bukas, itetest natin siya. Hindi naman applicable sa natin, pero ako ganun lang. Ito yung pinapakita ko is yung kung paano ko magkabit ng SPD. Nakagit na lang ako. Dito. Gitna siya sa sakto pala. Kunyari, ito yung pedal mo. Ito yung pedal mo. Nasa gitna lang ako. Nakaganyan siya. Yan ang mangyayari. Kung ito yung let's say ito yung dalawang pedal. Pag tinapak yan, nakaganyan siya. Ayan. Nakaganyan yung sa pedal na. Ayan. Sakto sa gitna. Ayan. Gitna siya. Ngayon, di mo siya kailangan ilagay dun sa dulo. Kasi mawawala yung power mo na yun. Pag-aahong ka na. Nasa gitna na yung speedy mo, ganyan. Sasakit yung mid-foot mo. Pagka naman nakaganon, sa dulong dulo, sinagad mo siya, ganyan. Ang tendency, ang sasakit naman sa'yo ay yung calf. Kasi, unlock ng power ng calf mo. Kasi nakaganon ka lang eh. Para ka nakatiyad lagi. Same thing dito sa kanan. Ganon din. Pagka masyadong subsob, nakaganon siya. At the same time, yung paa mo dito, ang tendency niya, pag nakadulo siya, gaganon siya. Oh. So, mas may sasakit sa paa mo. Maghahanap ng grip yung paa mo. Pati dito, gaganon yung mga toes mo. Pag nasa loob, gaganon siya. So, for the meantime, ayan, sa gitna talaga para makuha yung maximum output ng paa mo. And then, niluwagan ko na yung pedals ko para at least makakagalaw pa ako ng konti. May float pa din yung pedals ko. Magagalaw pa rin siya. So, hindi necessarily. Tsaka ko na siya i-adjust pagka may sumasakit sa akin or nahihirapan ako na pumidal pagka straight na straight. Saka sakit ang tuhod ko eh. So, dapat may gumagalaw din. So, ganun lang. Tapos hanggang sa ma-adjust ko, hanggang sa makuha ko ang pinaka sweet spot nung paa. Kasi adjustin ko pa rin yan eh. Kung feeling ko masakit ang sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang calf ko, kasi naka ganun siya. So, adjustin ko siyang pagano'n para hindi sumakit yung calf ko. Pag sumasakit saka yung mga toes ko. Kasi nakagrip akong ganun dun eh. So, pag gano'n naman, yung midfoot ang masakit. At saka yung hita. Sasakit yung pag masyadong nakaganyan ka. Nakaganon ka. Sasakit ang inner thigh mo. Saka yung midfoot, yung arc mo masakit sa arc ng foot, yung pinaka talampakan masakit pagka masyadong naka backward naman siya. At the same time yung inner thigh masakit.
makakaramdam ng sakit yun. So bukas, tatry natin to. So yun lang kung paano ko magkabit ng SPD cleats. Medyo standard lang yung pagkabit natin. Nasa gitna masya, nasa gitna siya. Okay, kung may tanong, mag-comment. Baka masagot natin, no. Ito kasi applicable sa akin kasi mas kilala ko na yung paa ko. Tsaka yung position ko sa bike. Kung may pera naman kayo, mas maganda sama nyo na sa bike fitting, yung cleats fitting nyo, sama nyo na doon, mas maganda yun. Pero since wala tayong pambayad, tayo na lang muna. Sasuggest ko talaga, mas maganda kung kasama sa pagbabike fitting nyo ay yung shoe fitting tsaka yung cleats fitting pati yung dynamics ng body nyo sa bisikleta nyo, mas maganda talaga yun. Lang magbabayad kayo ng medyo pricey, kamahalan din ang pagbabike fit at pag shoe fitting ng mga cleats sa mga professional fitters. So yun lang, balikan na lang natin. Balikan natin tomorrow. Te-testingin natin 'to.